Good evening from Toronto. Kararating lang namin. Oh, sobrang lamig. Si Idol Rappi nandun sa loob. Halika, punta na natin. Hindi ko na kaya. Welcome to Canada. Okay, lapit dito din. Dito kami ngayon sa hotel. Dumating kami kanina pa. Sobrang lamig. Parang ayoko natang lumabas. Tumira ko ng San Francisco for so many years, pero walang binatbat ang San Francisco sa lamig na ito. -1. Ang pinakamalamig na experience ko sa San Francisco as far as I can remember ay parang na 20. Ito, -1. Kaya, sobrang lamig. Ano? Kaya? Kaya. Ha? Kaya. Sobrang lamig. Welcome to Toronto. Parang gusto ko dito na lang sa loob ng hotel magtalokbong. Wala na kung gana lumabas. Ano, Odette? Kaya? Okay. Kaya ba naman? Si Sel? Kaya mo? Sel? Canada. Turo mo. Doctor si Papa. Ito ang aming cameraman na muntik na ma-deport. Hinarang sa immigration. Akala siguro ISIS. Tama, muntik na akong na-deport. Napauwi. Ito ang reporter, at least nakalusot. Madali. Ito, tira mo. Oh, anong tinanong sa'yo? Yung ano sir, yung kung anong gagawin natin dito sa ano, sa Canada. Ano sinabi mo? Sabi ko, to cover the lives Filipino here. To cover the lives of Filipino here. Tinanong, how much money do you have? Ano sabi? We have $2,800. Wow. Bumilip. Pero kinap ka pa natin si pati brief daw niya, pinahubad, pati sapatos, medyas, nagdiskumpiyado. Sobrang higpit talaga rito. Sobrang higpit. Pero alam nyo, mga kapatid, kinakasama ko lang ng loob sa immigration, merong isang Pilipina yun eh. Sobrang, ano siya, angas. I mean, si Odette, ang nag-interview sa kanya, Arabo. Ang bait. Itong Pilipina na nag-interview sa amin, sobrang diktik, para bang diskumpiyado na hindi na kami babalik ng Pilipinas. Ang dami niya pinagtatanong. Nakaintindi siya ng Tagalog kasi, di ba? Nung sinabi ko na diskumpiyado sa amin to, sabi niya, nope. Anyway, nakakalungkot eh. Kung sino pa yung Pilipino, at alam niya Pilipino kami, Pilipina siya, sobrang higpit niya. Samantalang yung foreigner, taga-ibang nasyon, Arabo, ang bait. Ganun talaga. Ang tawag ko dyan ay crab mentality. Ayaw siguro ng isang kababayan natin na meron siyang kababayan na umaasenso, nakakarating sa ibang bansa. I don't know. Yun ang thinking ko. Oh. Yung kasambahay nga, hindi hinigpitan. Kaya, Arabo ang nag-interview sa kanya, lusot si kasambahay, lusot si Odette, si cameraman. Hirap makalusot. Pero kami yung family, naku, dinikdik talaga ng Pilipino na yun. Pero teka muna, Odette, yung apelido nun, natatandaan ko nga pala. Yung sa, ano, yung sa airport, yung kamag-anak ni Pinoy na general manager, yung palagi kong binabanat-banata noon. Ano pa apelido nga noon? Honrado. Yun! Honrado ang apelido noong nag-interview sa amin.
Yeah, matatandaan ko, merong Honrado GM, panahon ni Pinoy, binabanat-banatan po yun sa media, kasama na ako, dahil palaging absent, GM yun ng airport, di ba? Palaging absent, palaging nagkakasakit, pero hindi matanggal-tanggal ni Pinoy, kaya doon nababati ko siya. Baka yun, Odette. Siguro sabi niya, media to ha, ito yung bumabanat-banat sa tatay ko, kamag-anak ko ha. Anyway, ito, lapitan ulit natin. Ano pang sinabi sa'yo sa immigration? Yung ano sir, maraming tinanong sir. Oh. Yung mga, kung ilang araw kami rito, kung saan ang pinuntahan namin, pupuntahan at saka pinanggalingan sir. Hindi pa sinabi na, do you have a bomb? No sir, hindi sinabi yan sir. Hindi sinabi, do you have a knife? Tinanong sir kung may mga knife saka pagkain sir. Sabi ko, wala sir. Tinanong kung meron kang knife? Oo oh, sir. Oh. Sabi ko, wala. Sabi ko, sir. Sa San Francisco, inipit ka rin. Oo, oh, sir. Naipit ka naman kami. Tingnan niyo, mga kapatid. Palagi siya nakukurus ng daan. Sa San Francisco, inipit siya. Sa Canada, inipit siya. Mukha ko bang hindi mapagkatiwalaan? Kameraman. Kayo na humpala humusga. Mukha ko bang siya hindi mapagkatiwalaan? Bakit palagi mo siyang iniipit? Tingnan niyo. Ano? Mapagkatiwalaan ba o hindi? Cameraman. Kamay. Hi, hello Philippines. Dito na kami sa Canada. Paano nung tinanong ka? Ano gagawin mo? Eh, muntik na akong mag... Paano sa English? Paano sabi mo? Eh, sabi niya, what do you... Anong sabi niya, sir? What are you going to do here? Sabi ko naman, sir, to cover the lives Filipino here. Sabi ko, sir. Ano to cover? To cover the lives. Oh. Filipino here, sabi ko, sir. Okay, tapos, sir, sabi ng immigration. How long did you stay here, sabi ko, sir? For days, sabi ko, sir. Okay. O, tapos? Talagang mahirap pala. How did you, how? Maraming tinanong, sir. Pero dinala ka sa kwarto. Anong ginawa sa isarap na kwarto? In-interview nila ako doon, sir. Tapos? Kinuha yung, sir, yung cellphone. Oh. Tapos tinanong kung may yung document ko. Sabi ko, nandun sa kasama ko sa reporter ka ako, sir. Oh. Siya ang nagdala, kaya hindi ko nakuha yung sabi ko, sir. Yung document. At least congratulations, ha? Oh. Thank you, sir. Thank you. Yan. Okay. Pero talaga, yan, yan po yung karanasan namin na dumaan siya sa butas ng karayom. Akala ko, deported na eh. San Francisco, nahirapan siya. Mas lalo siya nahirapan dito. Kung sa bagay, kung kami nga po pinahirapan, siya pa kaya. Diba? Yun lang yun. Anyway, other than that, maganda po ang Canada. Madinis, mabango, walang pollution, ibig sabihin. Malamig nga lang. Yun lang. Hanggang ngayon, kamay ko nilalamig. Ikaw naman, Odette. Sir? Yes. Ha? Tortay sa labas? Ulit? Si mama mo ba may message? May message ka ba? Ay po, ma'am. Sira. Ma'am. Sira. Hello, mother. Hello. Tama lang tayo. Greet mo yung mga taga-Canada. Hello, mga taga-Toronto, especially mga Pilipinos. Dito. Ito pa ulit. Ito mga kapatid, turuan nyo kung ano sabihin niya kasi pupunta ko kami sa Florida. Baka mamaya maharang na naman siya. Pagdating ng Florida, halimbawa, tinanong ka ng immigration sa Florida. What are you going to do in Florida? Anong sagutin mo? Sabihin ko na naman yung sir, yung sinabi ko sa dito sa sa Canada. Ano sabihin mo? Sabihin ko na to cover the lives Filipino here in Florida, sir. Florida, Miami. Florida, yeah. Miami. Yan na lang sabihin ko, sir. Kasi yun naman totoong... Pag tinanong nga naman sa'yo, are you going to work here? No, sir. Ako, sir. Pag tinanong ka na, do you have any plans of staying in Florida? No, sir. Kako, sir. Sabihin ko na hindi.
Sige, magbinsay ka sa mga Ilocano. Kasi marami, Ilocano ho to siya, mga kapatid. Sa Ilocano, sabi mo na mahirap ang style dito. Sige, Ilocano yun. Oh, narigat gayam ti dito ay Amerika. Lawan ti kadwam nga nababa lang. Baglang natan ni Boss Rapitol po nga kadwami nga may dito ay dito ay Canada, dito ay Amerika. Oh, pero ni Boss, nasingpet, iso na, man nakatulong nga tao. Magtiwala kayo kanya na. Pero sabi mo, masarap ang pagkain dito. Oo, naimas ti Masida dito ay abroad. So nga, bilib na kini Boss. Oh, pero tingnan mo naman yung bag niya, oh. Tingnan yung bag. Ayan. Biro mo yung bag niya. Akala ko dahil sa bag niya, makakalusot na siya mga kapatid. Hindi pa pala. Oh. Ano to? Berberi. Diba? Hirap pa rin. Sir, thank you very much. Ay, walang problem. Agyaman ak, sir, ti pag... pang, oh, tingnan mo yung maleta niya. Tingnan mo. Ito yung maleta niya mga kapatid. Ayan. Tommy. Oh, legit siya. Oh, legit. Oh, pakita mo, camera man. Camera. Ayan. Legit niya eh. Oh. Eh, pero babalik talaga siya, siyempre kasama namin. May dala siyang camera, magandang maleta niya, maganda yung props niya lahat eh. Talagang napag-initan lang talaga. Thank you po, sir. Anong problema? Ayan, nag-Ilocano ka na, marami bang nag-Ilocano sumagot? Mm-hmm. Ano naman? Halika. Ikaw, anong tinanong sa'yo? To cover... Kaya mo yan. Sige. To cover... Pero at least hindi ka pinahirapan. Hindi naman. Mabait naman yung nasa ano namin. Yung sa'yo? Yung sa customs. Oh. Ayun. Okay. Itong isa. Sige, lipat. Dito. Ikaw, Berhead. Sir. Nung tinanong, anong gagawin mo rito? Anong sinagot mo? As usual, sir, sa California, bilang, siyempre, reporter. Hindi, sa English, anong sabi mo? To cover the lives of the Filipino here in Toronto, sir. Oh, kahit maluktot, sir, ha? Kinaya naman. Muntik pa nga dumago ilong ko, sir. Pero bakit siya sumablay, ikaw hindi? Eh, dahil siguro sa itsura, sir. Mas may tiwala sa akin lang konti kaysa sa kanya. O baka naman inervyo siya. Malamang ko, sir. Saka tingnan nyo naman mga kapatid, pareho yung ano nila, oh. Pareho yung kanilang jacket. Kaya siguro nagtaka, bakit pareho? Tapos nung tinanong isa, how much money do you have? Sabi nito isa, 2.8. Gaya naman siya, 2.8 din. Teka muna, pareho kayong 2.8. Para nag-usap ata kayo. Pero yung 2.8, 208 pesos, $208. At least dito na tayong lahat. Isang family ho kami and we're very happy na magkasama-sama ho kami hanggang 24 ho kami rito and then Christmas pupunta ho kami ng Florida. And we're really very blessed na pinayagan kami ng Panginoon na magkasama-sama kami rito at kahit na naging mahigpit sa immigration, napayagan ho siyang makapasok. At totoo naman, isa ho sa mga mission namin dito ay kumuha ng mga footage at mga istorya tungkol sa mga kaganapan dito sa Amerika. Ayun. Okay? So, magmensahe ka ng sa mga gustong pumunta rito. Pag in-interview ko sa immigration, para naman meron silang konting background. Paano? Ano dapat mga sasabihin nila pag in-interview sa immigration? Ano dapat ang mga akto nila? Ano ba dapat ang mga pwede mong bigyan na tip? Sige. Yung kababayan ko sa Pilipinas, kung sinong gustong pumunta rito, para interviewin ko yun namin, para i-upload sa Rapitol po in action. Hindi. Sir. Tuturuan mo sila ng tip, yung bang dinaanan mo na para hindi kapag dumaan sila sa ganung sitwasyon, hindi na sila mahirapan. Sabi mo sa kanila, huwag kayong kabahan. Sige. Okay. Yung bagong pupunta rito sa Canada o ibang bansa, huwag kayong kabahan, relax lang kayo.
para hindi kayo ma-deny sa pag-interview. Pag-diskumpiyaduhan. O pag-diskumpiyaduhan. At huwag kayo lulunok-lunok ng laway. At huwag kayong lulunok ng laway para hindi diskumpiyado. Mahalata na ninyo ng Diyos. Mahalata. At saka, kagaya ko. At saka, dinervyos ako. At saka huwag pipikit-pikit yung mata. Ganun. At saka huwag pipikit-pikit yung mata. Kasi kaya ko. Oh. Naninervyos. Kaya medyo naipit ako sa immigration. Pero at least importante nakalusot. Opo sir. Mabalik naman tayong lahat. Opo sir. Hindi naman tayo magtatago dito. Opo sir. Sinabi ko naman sa kanila na ano, babalik for this lang kami dito. Very good. Okay. Okay, guys. Si Odette. 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 To cover the lives of the Filipino people here. Magla-live kami. Hello, LB of Toronto. Oh, sa lahat ng mga taga-Toronto, magandang gabi po sa inyo. Napakaganda po itong inyong lugar. Maswerte po kayo na ang Canada ay isang bansa na talaga namang dinadayo. At meron naman talaga reason para sa akin, pananaw ko ito, kung bakit mahigpit sa immigration, dahil maraming mga gustong mag-migrate dito. Maraming mga US citizens na ang balita ko nagsisilipatan dito sa Canada dahil maraming trabaho rito at maganda ang work dito. Sa US ata medyo nagkakahindira, medyo nagkakahirapan. Kaya ito na ata ngayon yung pinupuntahan ng maraming mga tao na gusto magtrabaho. Canada is the place. So sa lahat ng mga Pilipino dito sa Canada, maswerte kayo. Toronto lahat. Canada, Toronto, Vancouver. Maganda itong Canada. Okay kayo rito. Maganda ang buhay nyo rito. Ganun man talaga sa Pilipino. Sa, ano, pumunta ka sa ibang bansa, magsipag ka lang, aasenso ka. Okay. Bye-bye. Susan. Bye-bye. Bukas naman po ulit. Okay. Bye. Bye-bye. Bye-bye, guys.